no! Jaja no more in national team? Dahil sa kanyang pagiging Japanese citizenship? At dahil dyan, hindi na maglalaro si Jaja Santiago sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia dahil pinoproseso na niya ang kanyang Japanese citizenship. Paano na tayo magkakapodium finish nito? Ano na ang plano ng PNVF? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para laging updated sa mga volleyball ganap. Marami man ang nanghinayang dahil tapos na ang mga araw ni Jaja Santiago kasama ang national team ng Pilipinas. Ibinunyag ni national team head coach George Edson Soza de Brito na ang 27 years old na middle blocker ay nakatakdang makakuha ng Japanese citizenship dahil para sa mga Japanese ay kwalipikado ito na umaaksyon sa Paris Olympics sa 2024. Bagamat pinoproseso pa ng 6'5 middle blocker ang kanyang mga papeles, sa tingin naman ng national team coach ay hindi na maaaring sumali ang dating PVL MVP sa national team sa Cambodia sa Mayo dahil may ilang mga patakaran doon na kailangan niyang sundin. Hindi naman nakaligtas sa mga tanong ang nakakatandang kapatid ni Jaja na si Dindin Santiago Manabat. Diin pa nito na pangarap talaga ni Jaja na maglaro para sa national team ng Japan. Wala na ngang makakapigil pa sa pangarap ni Jaja, kaya full support naman ang pamilyang Santiago sa kanya. Dagdag pa ni Dindin, nais talaga ng Japanese national team ang serbisyo ni Jaja. Pero magdedepende pa rin kailan matatapos ang proseso sa pagkompleto sa kanyang pagiging Japanese citizenship. Si Santiago ngayon ang reigning V-League best blocker na kailangan ring makuha ang kanyang Japanese citizenship, isang Japanese passport at isang mutual agreement sa pagitan ng Philippine National Volleyball Federation at Japan Volleyball Association para aprobahan ang kanyang paglipat. Ang dating National University star ay naglalaro sa Japan V-League mula pa noong 2018. Huli siyang naglaro para sa Cherry Tigo sa kanilang makasaysayang title run noong 2021 Premier Volleyball League Open Conference Bubble sa Ilocos Norte. Sumali siya sa national team sa 31st SEA Games sa Hanoi, Vietnam noong nakaraang taon, ngunit hindi sila muling nakapasok sa podium at pumuesto sa pang-apat ang kupunan. Sinabi naman ng Cherry Tigo coach at the same time manager na si Aaron Velez noong isang araw na si Santiago ay bahagi pa rin ng lineup ng Cherry Tigo para sa All-Filipino Conference. Ngunit ang kanyang availability ay nakasalalay pa rin sa kapalaran ng Ageo Medics sa 2022-23 V-League season. Marami ang naging masaya sa desisyon ni Jaja sapagkat makakamit na niya ang inaasam na pangarap na makakalaro sa Olympics. Ngunit hindi na nga ito pwedeng makapaglaro sa sarili niyang bayan. Nasa tingin ng iba ay isa siyang malaking pag-asa sa ating bayan para makamit ang minimithing medalya. Pero magiging masaya na lang tayo para kay Jaja sapagkat nasa tugatog na siya ng kanyang mga pangarap. At nasa alapaap na rin dahil diba engaged na sila ng Japanese coach na si Taka Minowa. This time, hayaan na natin na gawin ang kanyang mga pangarap para sa sarili niya. Kaya, Jaja, arigato gozaimasu! So, that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para laging updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching. So, ma'am, ito po yung offer namin. Napakaganda po ng condo ko. Bedroom. Ano pang mas mahal dito? Ha? Ma'am, kung gusto niya po may mas mahal. Wait lang. Hanapin ko lang. Yes, sir. Ay, ayan na yung bago mong ano. Ayan na yung bago mong. Ayan bago mong ano. This is part 10 Lion. I'm open-minded.
Board members. Saan yung site mo? Mga stakeholders natin. QC lang. QC site lang. Member. Nagbebenta ng ano, condo yun. May branch. Stakeholder pala. Bebenta sa niyo mga stakeholders. Tinawag mo pa talaga ang buong barangay. Mag-consult ka sa doktor. Mag-consult ka sa doktor. Doktor? Ano pa pa-consult mo sa doktor? Pa-consult ka na sa doktor. Pa-consult ka sa doktor. Pa-consult ka sa doktor. Malala ka na. Hindi pa ka masabi.